Briones, siniguro ang agarang tulong sa mga paaralan, field offices na apektado ng bagyong Odette. Dumaguete City, ika-23 ng Disyembre taong 2021, siniguro sa publiko ni Kalihim ng Edukasyon Leonor Magtoles Briones na ang kagawaran ng Edukasyon DepEd ay tuloy-tuloy na tutulong sa mga nasalantang paaralan dulot ng bagyong Odette sa buong bansa. Sa pamamagitan ng press conference na isinagawa nitong linggo sa Southview Hotel, binigyang diin ni Kalihim Briones, na nasa Negros Oriental noong tumama ang bagyo rito, na ang ahensya ay nakikipagtulungan sa regional offices upang malaman ang inisyal na lagay at ang tulong na kailangan ng mga paaralan, guro, at mga mag-aral. I saw the extent of the damages. Each time there is a natural disaster, we make sure we immediately connect them to other agencies while the responsible agency undertakes the necessary assistance, ani Kalihim Briones. We are not in any way deterred by the natural calamity which has just occurred, and we always survive. We stand up again, and I speak not only for Region 7, but all the other regions, dagdag niya. Samantala, iniulat ni DepEd Region 7 Director Celestino Jimenez na nasa 150 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga paaralan sa Central Visayas, ayon na rin sa ipinadalang ulat ng mga schools division offices. Ilang field offices ang hindi nakapagpadala ng kanilang paunang ulat dahil na rin sa mahinang internet connection. Binigyang diin din ni Regional Director Jimenez na sa 52 mga silid-aralan, 12 ang lubhang napinsala habang ang 41 mga paaralan ay bahagyang naapektuhan. Ayon din sa paunang ulat, napinsala rin ang mga learning materials. Binisita mismo ng puno ng edukasyon ang Valencia Central Elementary School at ang Pulangbato National High School sa Valencia, Negros Oriental nitong Sabado upang suriin at tingnan ang kalagayan ng mga apektadong gusaling pampaaralan at mga pasilidad. Binigyang halaga niya ang katatagan at katibayan ng Gabaldon School Building sa Dawin Central School dahil sa pagsuong at paglaban nito sa malalakas na hangin at pagbagso ng bagyo na naglagay sa probinsya sa ilalim Storm Signal No. 4. There are many things that needs to be done, and we are practically working 24 hours a day. So, we are doing the monitoring very carefully and practically on a day-to-day basis, aniya.